So hello mga koy. So ngayon pag-usapan natin ang tatlong Hinebra Boys sa Gilas Pilipinas. Kung pasok nga ba sila sa Final 12 ng Gilas Pilipinas para sa FIBA World Cup kung saan ay gaganapin niya ito dito sa bansa natin at bakit kailangan silang makapasok sa Final 12. So unahin natin mga koy itong kanilang guardian na Scottie Thompson. So si Scottie Thompson nga mga koys ang inaasahan na magiging primary point guard ng Gilas Pilipinas. Bagamat si Scottie Thompson ay may fractured pa sa kamay ay inaasahang makakahabol ito para sa darating na FIBA World Cup. Dahil maganda ang nagiging development ng kanyang kamay, ngayon ay inaasahan nga na makakasama na itong si Scottie Thompson mga koys para sa Gilas Pilipinas. So, ang kagandahan dito mga koys kung bakit kailangan kasama itong tatlong Hinebra Boys para sa Gilas Pilipinas natin ay itong tinatawag na chemistry. So, mayroon ng chemistry ang tatlong ito pagkat magkasama nga sila sa isang team, kaya mas malaking advantage ito mga koys kung magkasama silang tatlo dyan sa Gilas Pilipinas. At alam naman natin mga koys na itong Hinebra San Miguel lang naman ang tumalo ng B Area Dragon sa nakalipas na Commissioner's Cup. So ito nga mga koys, itong si Scottie Thompson dito sa Gilas Pilipinas ay nag-a-average ng 6.2 points, 6.8 rebounds per game, 4.8 assists per game. So mataas ang kanyang percentage sa rebound sapagkat siya yung tinuturing na rebounding guard ng PBA mga koys. Bagamat mababa ito kung ikukumpara sa kanyang average sa PBA na 13.9 points per game, 8.1 rebounds per game at 5.8 assists per game. So mayroon siyang 36% din sa 3-point area, ay maaasahan naman itong si Scottie Thompson sagdating sa depensa at mayroon nga itong opensa. So huwag mo natin pabayaan lang kasi itong si Scottie Thompson ay tumitira din ito sa labas. So kung kinakailangan ay pumupuntos din itong si Scottie Thompson. So kailangan natin ito sa ating Gilas Pilipinas mga koys. So malaki ang may tutulong itong si Scottie Thompson para sa ating pambansang kupunan, maging sa opensa at saka depensa. Kaya para sa akin mga koys, hindi po pwede mawala ang isang Scottie Thompson ngayong darating na FIBA World Cup na gaganapin mismo dito sa bansa natin. Ang energy nga mga koys ng isang Scottie Thompson ay nakakahawa yan sa kanyang mga kakampi. At alam natin na itong si Scottie Thompson ay may passing ability rin, marunong tumingin ng mga kasamahan niya. Kaya maganda nga itong si Scottie Thompson maging primary guard natin yan sa ating Gilas Pilipinas. So antabayanan natin mga koys ang development ng kanyang fractured na kamay kung maabot ito sa schedule ng Gilas Pilipinas. Pero sa ngayon may balita kasi na itong si Scottie Thompson na ay gumaganda na ang lagay ng kanyang kamay at ito nga nagkakaroon na siya ng nagsushooting na siya sa ngayon. So dito naman tayo sa pangalawang Hinebra, itong kanilang forward center na si Japheth Aguilar. So bagamat itong si Aguilar ay medyo nagkakaedad na nga, nasa 36 years old na siya, ay maasahan pa rin natin itong si Japheth Aguilar lalong-lalo na sa paint area. So itong si Japheth Aguilar mga koys ay nag-a-average sa Gilas ng 7.5 points, 0.5 steal. Mayroon siyang 2.8 rebounds per game at 1.5 assist per game. Medyo limitado kasi ang oras niya ngayon mga koys dahil sa pagpasok ni Jan Edo. So pang pangatlo natin mga koys ay itong energetic din na si Jimmy Malonzo. So itong si Jimmy Malonzo naman mga koys ay alam naman natin na ito ay magiging game changer para sa Gilas Pilipinas. Sapagkat itong si Jimmy Malonzo ay napaka-athletic mga koys. Kung makikita natin yung kanilang mga highlight, more on dunks at rebound itong ginagawa ni Jimmy Malonzo. So si Jimmy Malonzo mga koys sa Gilas Pilipinas ay nag-a-average ng 5.8 points. Mayroon siyang 2.5 rebounds per game,
0.7 assists per game, 0.8 steals per game, 0.7 blocks per games.